Hello mga kakudas! So, meron na naman tayong video right now. If you're looking for tanks, kung water is life for you, so ito ang video na kailangan nyong panoorin, okay? We'll show you the prices of tanks. I'm now here in Wilcon, okay? Kasi kailangan ko bumili ng voltage regulator, curtain rod, tsaka yung door closer. Sige, gastos pa. Oh, I'll show you the prices na, ha? This one is first tank. The amount is 13,855. Yan yung itsura niya. That's it. Tapos, eto mga to. Itong malaking to. Teka lang, balikan natin to. Ito pala. This is... Gano'ng kalaki to? Walang klukong. That's 168 gallons. Ayan o, tingnan nyo. Ayun o. Ay, hindi nyo pala nababasa yung green. It says 168 gallons. That's 13,855. Tapos... May mga pressure tanks din sila. Ito, that's 10,499.75. Okay. Asan yung mga presyo niyan, kuya? Ah, hindi. So, wala talaga siyang, ilan lang yung may tag price? Ah, no one can tell unless you'll purchase it, ganyan? Walang nakalagay. Sige, sige, that's okay. Ayan, minalas kayo mga kakuda kasi ayan, may mga tangke, wala namang presyo. Nakakalo. Ayan lang. So, ito na yung bilhin niya, yung 13,000. Ilang gallons yan? Gallons ba yan? Wala nakalagay. O, basta yan, tinitignan niya ni kuya. Ayan, yung hawak na 17. Etong bigger na kuya to. Parang ganito yung kalaki. 16,999. O yan, 16,999. This one is 17. Okay, okay, sige, thank you. Hello mga kuda! So, I'm now here in All Home Antipolo again. What I'm doing here right now, we're trying to inquire about setting up yung water tank. So, meron na akong nakausap. Since meron na tayong tank, nakikita nyo naman sa vlog, meron na tayong water tank. It's called, ano naman pala, storage tank. So, I have to buy pressure tank at saka water pump para fully ma-set up yung water system doon sa bahay. So, na-inquire ko na, ayan o, nakikita nyo... Yan, ito yung mga pressure tank na tinatawag. Tapos storage tank yung mga nasa likod. And then I'll show you later yung pump naman. So the one doon sa requirement sa bahay, ito sa pressure tank, you can buy it for 6,000 pesos. Para yan sa ano ha, sa two-level na bahay, two-story building na house, tapos tatlong bathrooms. Tapos, ang kailangan mo naman na water pump, 1 horsepower, kuya, no? 1 horsepower, yon pwede nang ma-set up yung water system sa bahay. So, yung water pump naman, 10,000 pesos. So, that's 10,000 pesos for the water pump, 6,000 for this pressure tank. And if you don't have yung storage tank, magkano pinakamurang storage tank, kuya? Pinakamura po yung 480 liters, 11,500. 480 liters, 11,500. Yung next doon, kuya? Mali yung sumunod po, 500 liters, 12,000. 500 liters, 12,000. Sige, pakita na natin sa kanila, ha?
So guys, ito yung mga itsura ng mga laki ng water tanks. Storage tank na natin siyang tawagin kasi may pressure tank pa. Yan, storage tank. Etong pinapakita ko sa inyo right now, 480 liters. Yan yung 11,500. Opo. Asan yung susunod? Yung sumunod po, sir, yung po nasa likod. Ito. Ayan yung sumunod, 500 liters. Yan yung 12,000. Tama, kuya? Yes, opo. Ano yung susunod dyan? Bali, yung sumunod po natin, sir, 600 liters. Sa ngayon po, wala sa available po na stock. Ang presyo po is 13,000. May 600 liters daw, 13,000. Ano yung malalaking yun? Yan. Bali, yung nandito, sir, yung pinaan nandito sa gilid, yan po eh, 1,500 liters. Ito, yan yung na doon sa likod, guys, na pinakamalaki, 1,500 liters. Opo. Magkano yun? Ang presyo po is 28,000. 28? 28,000. Ah, 28,000. O, yung pandak yung na yun. Yung dalawa po na malaki, 1,700 liters po yan. Yan yung na yun, o, yung sa dulo doon, 1,700 liters. Magkano? 32,000. O, yan, guys, ha. At least you now have idea kung anong mga prices ng water storage tanks based on your requirement. Ayan siya. O again, all home Antipolo to. Pakita natin yung water pump. So, mga kakuda, ito naman yung itsura nung water pump. Again, if you are to set up your water system sa bahay using storage tank, what you need to have, storage tank, yung tangke na normal na nakikita natin sa mga bahay. Second is yung pressure tank, yung medyo maninipis na tank. And then third, etong si water pump. Ayan yung mga itsura niya. So yung mga prices niyan, kuya, yung 1 horsepower. Ang presyo po ng 1 horsepower po natin na water pump is 10,500 po. Ayan, 10,500 yung 1 horsepower. Kasi anong susunod na horsepower? 3/4 po. Pababa yun? Apo. Hindi, yung pataas. O yun yung pinakamalaki? Sa, ang pinakamalaki po natin na available is 1.5 horsepower. O, 1.5 horsepower na water pump. Magkano yun? Approximate po na sa 15,000. 15. Sige, yung 3/4 na horsepower. Yung 3/4 po, 9,400 po. O, 9,400 daw. May half ba? Meron po. Magkano yun? 8,300 po. 8,300. Yung half, ano nang gano'ng kalaking bahay yon? Second level o first level lang? Mga bungalow type po. Na sa half yon. Yung half na water pump, yon pang bungalow lang daw yon. Na 8,000? Opo, 8,300. 8,300. O yan guys ha. Sige, bye na. Bye na muna. Oh, hello mga kakuda. Andito na naman tayo sa Wilton kasi I'm purchasing the materials to be used para sa pag-set up ng water tank. Again, oh, gastos na naman guys. Just to, hindi na ba titigil? Oh, hindi ko na kaya guys. Tulog. So, ayan. Ito yung mga pinabibili ni installer ng water tank system. Okay, they're fixing it today and hopefully wala nang problema sa supply ng tubig mamaya. Yung electricity, ano ni kuya yan? Maano po? Ngayon din. Eh, baka bukas na daw siguro. Kaya sa, ay, sa Lunis na yata. Eh, station muna. Ano, paano yun? Isasaksak muna doon, sir. Ah, okay. Para matatry natin. Para matesting. Tapos sa Lunis, siya na yung mag, ano nun? Hindi, isasaksak lang na. Ah, okay. May plug din yun, sir. Ah, okay. Para masubukan natin ngayon. Kuya, inabot din ako ng 13 eh. Kaloka ka eh. Itong mga materialis eh. Mahal yung binili niyo sa mapipiyar eh. Pang magandang klase na yan. Ah, ganun. Outdoor natin. Eh, ano ito eh? Tawag dito. Ano bang brand dito? Ecotec eh. Mahal talaga yun. So, dapat pala kinuha ko yung pinakamura lahat. Oo, yung puti. Kasi
aabot eh dito pa lang sir. Nagre-range na ng 300 isa. O ayan, nung ako da, pagbibili kayo ng pang setup nyo ng water tank, pressure tank, at saka yan yung may motor na ganyan, syempre, binigyan ako ng listahan ni kuya. What I did, syempre, pinresent ko na yung listahan dun sa Wilcon employee. So, ang ginawa ng Wilcon employee, without me telling them na dapat pala pinakamurang mga kaya naman. Matibay naman yun, kuya. Matibay po lahat ng PPR. Ah, okay. So, yun. So, if you are to set up your pressure tank, tsaka yung storage tank, yun, ha? Pag binigyan kayo ng listahan, you go to your home supply center, you tell them na pinakamura. Kasi it doesn't matter naman dahil lahat naman daw ng PPR matibay. So, even yung ibang mga parts, kuya, kahit yung pinakamura yung kukunin, okay lang din. Hindi po. Ang PPR lang po, kasi ito, mga stainless to eh. Para hindi po kayo mag-rust. Mag-rust po kasi ang supply dito is Oo nga. Deep well. O, si PPR lang ang pwedeng tipirin. Ah, okay. So, si PPR lang pala, guys. Si PPR lang ang pwedeng tipirin. Pag binigyan kayo ng listahan para sa inyong water system installation. Okay? Kasalukuyang ini-install ngayon. Kasi nga, deep well ang aming tubig. From 1 to 5 p.m. And 10 to 5 a.m. wala na kaming tubig. So, kailangan namin magpa-install ng water system para hindi nga abala, di ba? O, kapag hindi naman stainless yung requirement, the rest, pwede nang mumurahing version, kuya. Tama ba? In the future naman, kakalawa. Gusto mo magpakita? Po. Magbo-vlog ako eh. Nagbo-vlog ako, kuya. Sige po. Okay. Ayan. Anong pangalan mo, kuya? Kirby. Kirby. Ayan si Kuya Kirby. Siya yung nag-i-install ng water system dito. Siya yung nagbibigay ng tip kanina, yung voiceover. Yan, siya yung nagbibigay ng tip. Sabi niya, yan si PPR yon, yung pwedeng tipirin. And even yung pipe ba yun, kuya? Yung pipe doon na kulay green. Hmm. Pwede yung murang version nun, like puti. Mas mura yung version. Ano yan, di pwedeng tipirin yung mga stainless? Para in the future, hindi kayo mamoblema magra-rashes yung loob. Kaya nga, okay. So yan, when it, when the list says stainless talagang kunin. Stainless talaga. Para walang hindi magkalawang. In the future. Malakas ba sa kuryente yung motor na yan, hindi kuya? Hindi po, sir. Parang lang to, dalawang electric fan. Okay. So, tapos, syempre, depende din sa gamit mo. Always, backup lang naman, T. If ever na wala po kayong supply, yun nyo lang yung automatic na siya magkakaroon ng motor. Sino i-on ko? Yan? Opo. Ang gusto ko, kuya, naka-steady lang siya, ha? Steady lang po yan. Tapos, hindi ko na i-on off. May ganun ba? Ay, hindi. Kailangan ko i-on off? Oh, kaya may breaker. Okay. I-on off nyo lang. Kahit dito ilagay para maabot nyo lang. I-on nyo lang pag wala na kayong water. Ah, pag wala ng supply. Eh, kasi paan? Automatic na yan eh. Okay. On and off lang, sir. Yeah, yan muna yung para kasi, mga ako dahil sa si kuya na doon sa loob. Ayun, sir. Kasi nyo ba, sir? Mga kuda, naririnig nyo ba yun? Meron na siya, meron na siya, no? Nare-refill, napifill na? Pinapakalis nga namin. Para makakasa. Okay. So, ayan na siya. Nag-refill na yung water. Tinatry lang linisin na ako. So, eto na ang eksenahan, mga kakuda. Wala yung mga gumagawa kasi may binili pa sila. So, tingnan natin ang eksena kung puno na siya. Makikipit ko kaya ito. Oh, tapos
Ay, aray! Malayo pa siya. Ay, yun like 10. Yung like 10 ang mga pula. Bye! Explain nyo sa amin kung paano. Hindi ko talaga siya kasi mag-gets eh. So, pag puno na yung tangki namin, papatayin nyo sa bar. Hindi ba siya mag-automatic? Nag-automatic po yung shut-off yan. So, pag gagamitin mo yung pump, kailangan mong patayin po dun. Okay. Para kasi, pag humigo po si pump, one-way kasi. One-way kasi lang yan, isang tubo lang yan. Pag humigo si pump, dun ibabalik niya lang dito. Useless lang din. Andar ng andar si pump. Andar lang ng andar si pump. Kahit tapos na kayo mag-shower, andar na andar pa rin si pump kasi nakakahigop siya ng tubig. Hindi nabibuild yung pressure. Binabato lang yung sa tanker. So ang gagawin, wala pa, yung plastic pa muna. So ang gagawin namin kuya, kunyari ngayong gabi may supply ng tubig, mag-fill kami. Pag napuno na, hindi na po kayo magpipil. Okay. Kasi kailangan ubusin, ano yun na yung bawasan na naman. Kunyari tapos na, hindi kami magre-refill ngayon kasi nga kailangan namin bawasan para sa inyo bukas. Pero pag na-set up nyo na lahat, tuwing gabi, magre-refill kami. Pag, di ba, pagkatapos namin ma-refill, kasi yung valve titigil naman siya, di ba? Papatay na namin pag puno na siya. And then, tapos si pressure, wala lang. Pwede mong, kasi lagi rin naman kayo nasa ward. Pag uwi nyo, pwede nyo patayin yung breaker na ikakabit niya. Kasi may time kasi na hindi natin alam na may leak yung tubo niya sa loob or sa toilet tank. Maghihigop pa andar-ta-andar si Pam. Okay. Kung walang tao dito, mga kayo halimbawa, lagi tayo nasa work, yung pag walang tao, patayin mo na lang po yung breaker. Then pagdating ninyo, siyempre gagamitin nyo na masasawag yun, open nyo na lang po yung ano. Si breaker yung lang. Breaker. Ganun lang para iwas din sunog ng Pam para kasi hindi natin akalain na may leak pala yung mga tubo mo, may leak sa pressure tank mo, o sa, ito, sa toilet tank mo, andar na andar si Pam. So, pero yung tubig... Pagkailangan lang. Pag yung magsasanday po, pag halimbawa, pag wala kayo, nasa work naman kayo, walang may iwan dito sa bahay, ibaba nyo na lang po si breaker. Breaker lang, hindi yung... Kasi maaaring breaker niya. Dito naman po ilalagay, ano nyo na lang po sa kanya. Hindi na po sa amin yan. Electrician na po yun. Sir, dito nyo na ipakabit yung breaker para at least abot nyo ng dito kamay. Sa kamay nyo. Kasi ito abot nyo. Kasi yung electrician maglalagay. Oo, kasi din. Abot nyo rin po ng kamay ito eh. Itong okay, hand okay. Na to eh, para hindi ka nalalabas. Okay. So, i-recap ko ha. Ang system namin every night, kapag kailangan i-refill, i-refill. Pag tapos na, papatayin na namin yun. Yes. Tapos wala na kaming ibang gagawin. Wala na. Kung hindi naman namin pinatay yung mga pressure and ano, wala na, di ba? Diretso lang. Okay. So, ganun lang guys. Kinapture ko kasi hindi ko talaga mag-gets. Kaya, kailangan ko i-video. Kayo din. So, kung ganito yung system na ipapagawa nyo, ayan yung kailangan nyo gawin. Kasi naging one-way yung tubig, no? Isang tubo lang kasi yun. Ideally, dapat pag nag-setup kayo, dalawa. Two-way. May in and may out. Eko to kasi in. Pero nagawa ng paraan na yun na nga yung in-explain kanina. Kasi mas malaki gastos. Pag may, iyan pa. Pagpapaguhin yung existing.